Magandang araw mga bata. Welcome sa Teacher Paul's Classroom. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng ating aralin sa Araling Panlipunan 7 at ito ay tungkol sa Kabihasnang Sumer. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan ko na maisasalaysay mo ang pagkabuo ng sinaunang kabihasnan ng Sumer sa Asya at matutukoy mo ang kagalingan at ambag ng kabihasnang ito sa ating daigdig. Ang mga konsepto at paksang ating tatalakayin para sa araw na ito ay ang pinagmula ng kabihasnang Sumer, ang lokasyon ng kabihasnang Sumer, ang kalagayang panlipunan sa Sumer, ang ziggurat, at syempre, ang ambag ng kabihasnang Sumer sa ating daigdig. Ang kabihasnang Sumer ay sumibol sa lupain ng Mesopotamia. Kapag sinabi nating Mesopotamia, ito ay lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Mayroong dalawang ilog na matatagpuan sa kanlurang Asya at ito ay tinaguriang kambal na ilog, ang ilog ng Tigris at Euphrates. At sa gitna ng dalawang ilog na ito ay mayroong lupa na matabang-mataba at tinatawag niya itong Mesopotamia. Dito umusbong ang mga sinuunang syudad sa mundo at ang hanap buhay rito ay pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, pangangaso, at pangangalakal. Ang templo nilang sinasambahan ng mga taga-sinaunang Sumeria ay tinatawag nating ziggurat. At ang kanilang mga haring pari naman ang pinuno ng kanilang pamayanan. Kung mapapansin natin, mataba ang lupain na matatagpuan sa kabihasnan ng Sumer at tinaguriang ang rehiyon na ito na Fertile Crescent dahil sa matabang lupa at hugis buwan na lupain. Matatagpuan din natin na mayroong magandang sibilisasyon ang kabihasnang Sumer at mayroon silang mga templo na sinasambahan na tinatawag namang ziggurat. Ang ziggurat ay karaniwang mayroong pitong palapag at ang pinaka tuktok na bahagi nito ang pinagmumula ng kanilang tinatawag na templong sambahan. Ang mga haring pari lamang ang mga maaaring pumunta sa ibabaw ng templo. Ang kabihasnang Sumer ay mayroong hindi pantay-pantay na mga mamamayan. Pinakamataas ang haring pari, mga mangangalakalang sumunod, mga artisano, scribe, magsasaka, at pangaalipin. Marami silang naging ambag gaya ng sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform, kasama na rin ang araro, kariton, lunar calendar, palayok, perang pilak, at decimal system na hanggang sa kasalukuyang panahon ay ginagamit pa rin natin. Makikita natin sa larawan ang mga ambag ng kabihasnang Sumer na makikita nyo pa rin sa ating kapaligiran ngayon at lubos nating pinapakinabangan. Isa na dyan ang unang alpabeto ng mundo, ang cuneiform, ang gulong na nangungunang sandigan ng ating transportasyon, pati na rin ang pagsasaka. Ang paggawa ng mga palayok na gawa sa luwad, ang kalendaryo na pinagbataya na rin at nagpasalin-salin hanggang sa mabuo yung kasalukuyan nating kalendaryo. Isa na rin ang decimal system sa pinakamahalaga nilang ambag. Ang decimal system ay sistema ng mga numero kung saan ito ay nakabatay sa bilang na 10 at ginagamitan naman ng decimal point na nagbabago ang halaga kapag inililipat ang posisyon nito papunta sa kanan o papunta sa kaliwa. Yan muna ang ating talakayan para sa araw na ito sa Araling Panlipunan 7, Araling Asyano. Nawa ay marami kang natutunan sa ating paglalakbay sa kabihasnang Sumer na matatagpuan sa kanlurang Asya. At ang kabihasnang Sumer ay kasalukuyan na ngayong nasa bansang Iraq. Ito na ang bago niyang pangalan. Lagi niyong tatandaan, aralin ang kasaysayan upang magkaroon ng malawak na kaalaman. Dahil lamang ang may alam. Muli, ako si Sir Mark Polayam Ralino. Sana meron kang naunawaan tungkol sa kabihasnang Sumer. Paalam!